So, ayun mga bossing, welcome back ulit sa YouTube channel natin. So, ayun, for today's video is papakita ko sa inyo itong ginawa naming paraan para hindi na maribosing itong swing arm ng MTB Plus 2. Pang wave 125 yan mga bossing. So, ayun, papakita ko sa inyo kung ano yung diskarte na ginawa namin para maging plug and play na lang yung swing arm na 125 ng wave dito sa smash natin. So, ito na nga si Brownie mga bossing, update lang. Ayan, medyo wala pa talaga. Tinry ko lang. Okay na yung rim set. Ayan yung rim set. Tapos pala mga bossing, papalitan natin tong single pin na swing arm ng dual pin. Ito, yung bago. So, ayan. Papalitan na natin tong yung lumang swing arm ni Brownie. So bago pa lahat natin install tong swing arm na dual pin mga bossing, pakita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin ko dito para isang salpak na yung swing arm. So yun, ito yung front axle ng Aerox at saka Nmax, isa lang din yung size nyan. Tsaka ayan, double lock to mga bossing, CNC. So itong gagamitin natin mga bossing is ito yung mga free na bossing pag bumili kayo ng katulad ng YSS na mga suspension or any brand na basta merong ganitong free. Ito yung gagamitin natin para ilagay dito sa swing arm, sa loob nyan, para hindi maging maluwang yung paglagay natin ng center axle. So yun mga bossing, install na natin itong bagong swing arm natin. So yun mga bossing, kung makikita nyo, nilagyan na natin ng bossing. So yun, makikita nyo, hindi na siya maluwang, kaya siguradong safe na yung swing arm natin. May play na yan. I-install na lang natin yung mga nut nito. Okay na siya mga bossing, ayan, install natin tong MTB na dual pin tsaka itong bago nating shock push factory. So yun, sinagad na natin dito hanggang dito para mas maganda tingnan. Kaso ang problema lang dito mga bossing, ayan, itong brake panel tapos itong stopper niya malayo. Yun lang yung problema niya mga bossing kapag sinagad mo yung rim set natin dun sa dulo. So yun mga bossing, nagawa na lang natin ang paraan yan.
Ibebenta ko na rin to mga bossing, yung MTB na old ko, yung single pin. Baka may gustong bumili, mag-score. Okay, okay pa to. Bebenta ko na lang ng 4,000. So, yan. Kung gusto nyong ma-score to, i-PM nyo na lang ako. So, ayun mga bossing, hanggang dito na lang yung video na to. At sana may natutunan kayo about sa pag-convert nitong MTB na swing arm, kung ano yung dapat nyong gawin. So, ayun. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Click na rin yung bell button para palagi kayong updated sa mga upcoming videos ko. So, ayun lang mga bossing, ride safe and see you next video.